Last Sunday lang po, no? Pinagdiriwang natin ang solemnity of Corpus Christi or the solemnity of the body and blood of Christ. Body and blood. At 5 days later, ngayon, pinagdiriwang naman natin ang solemnity of the most sacred heart of Jesus. Body and blood, ngayon naman puso, no? Parang hindi pa tayo nakontento sa katawan, sa buong katawan, nag-focus naman tayo sa puso. Bakit po, no? Sapagkat ang focus natin ngayon at maging sa araw-araw ng ating pagsisimba at sa mga marami sa inyo na nagdedebosyon every first Friday, our focus is the heart of Jesus, which is not just a devotion for some, but dapat para din sa ating lahat ng mga Katoliko-Kristiyano. Because the heart, when we speak of the heart, or when the Bible speaks of the heart, most of the time, it does not only refer to one organ of the body, but it is the whole person, the moral core of the human person. And with Christ, the moral core of His divine person, buong-buo. Sa ating mga Pilipino, tinatawag natin itong kalooban, loob. Ang puso ay, o ang heart, no? When we refer to the Sacred Heart of Jesus, it's not only the organ, the heart itself, but yung loob, kalooban ng Diyos, kalooban ni Jesucristo. At ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo ay tinatawag na Sacred Heart, banal. Pero kung titingnan natin yung puso sa iconography ng Sacred Heart, parang hindi natin makita yung isang perfection na hinahanap natin sa isang banal. Bakit? Dahil ang puso ng Panginoon ay pinapakita na sugatan. The Sacred Heart of Jesus is pierced either by a lance or a sword. And it is also depicted surrounded by thorns. And if we say that heart is sacred, siguro yung ibang hindi naniniwala kay Kristo ay magsasabing, di ba napaka makapangyarihan ng Diyos? God is so powerful. God is so powerful. And why is it that the heart of God, who is so powerful, is wounded, is pierced, is broken? And we are reminded that in the Psalm 34, David says, God is close to the brokenhearted. Ang Diyos ay malapit sa mga taong nagdurusa, naghihirap, nakakaranas ng sakit, ng dagok sa kanilang puso. Basically because God Himself was brokenhearted. In the first reading, in the book of the prophet Hosea, makikita natin dito, maririnig natin na ang Diyos ay talagang mapagmahal sa kanyang bayang Israel. Ang Israel ay pinili dahil siya ay hindi pinili ang Israel, no? Dahil siya ay napakalaking bayan, napakalaking bansa, napakalakas. Nung pinili ng Diyos ang bayan ng Israel, napakaliit lang po. Inaalipin sa Ehipto. But God chose Israel not out of its merit but because of God's love for His people. Ganun po magmahal ang Panginoon. Hindi dahil magaling tayo o kaya kamahal-mahal tayo o kaibig-ibig tayo sa kanyang harapan, but because He Himself is love. And I am reminded of the letter of St. Paul to Timothy, no? The second letter of St. Paul to Timothy. When Paul told Timothy, if we are unfaithful, kung tayo ay hindi tapat sa Diyos, ang Diyos ay mananatiling tapat because He cannot deny Himself. Sapagkat ang Diyos ang pinanggagalingan ng katapatan. Ang Diyos mismo ay pag-ibig.
Kung kaya kahit tayo ay hindi tapat sa ating mga pangako sa Diyos at sa ating kapwa, ang Diyos ay laging handang tumanggap sa atin muli. Because God is a God of faithfulness. He is a God of love. And that's what makes God, Jesus' heart sacred. Because of His love for us. And the best expression of this love is by means of His mercy, awa, kapatawaran. When the soldier pierced the side of Jesus, which most probably also pierced His heart, what came forth are blood and water. And for us Christians, even the time of the early church, we always consider the blood and water as symbols of the sacraments of the church, which came forth from Christ Himself for our sake. That is why if you want to receive mercy from God, we come to the church and we receive the sacrament, ang sakramento ng kumpisal. Sapagkat napakatagal na nilang magkumpisal, no? Yung iba first time pang magkumpisal. At sabi nila, alam niyo po brother, napakagaan sa pakiramdam. Napakagaan sa pakiramdam na mapatawad ng Diyos. Kahit napaka makasalanan ko, kahit sa ang dami ko nang ginawang kamalian sa aking buhay, but God is so forgiving despite of my sinfulness. And I tell them, alam mo, yung sakramento na tinatanggap natin ay libre, walang bayad. And I hope kung ano yung naranasan mo ngayon, hahanap-hanapin mo pa rin every time you long for the presence, for the love, for the mercy of God. Every weekday po, no? Meron po tayong kumpisal. Meron po tayong kumpisal from 7:30 to 8:30. Libre po yan. Diyan po sa ating Paschal Chapel. And that's free. And even the Holy Mass, the greatest sacrament, wherein God gives His body and blood, wherein God gives His sacred heart to us, libre din po. Walang bayad. Not because it is cheap, but because it is priceless. The mercy of God is free, not because it is cheap, but because it is priceless. And that's the love of God. That's the sacred heart of Jesus. That's why I'm always reminded by the song of Ben and Ben entitled Leaves, which holds so much truth, no? Sa lyrics ng kanta, sinasabi, you only really love someone when you learn to forgive. You only learn to love someone when you learn to forgive. That's what makes the Sacred Heart of Jesus merciful, forgiving.